Hi Libra! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong weekly kabay tarot reading for August 12 to 18, 2024. This is for your career and money, Libra. Please be reminded kung nakoresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakoresonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you, Libra, career and money niyo po ngayong August 12 to 18, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Libra, open na po ang inyong monthly gabay tarot reading for August 2024. Pwedeng naka-focus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading. So message me for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo, Libra, ngayong August 12 to 18, 2024, sa inyong career and money. Spirits Guide, mga ganap po for this week, August 12 to 18, 2024, sa career and money po ni Libra, I need 3 cards po. Okay. Spirits Guide, mga mensahe niyo po sa career and money Libra ngayong August 12 to 18, 2024. I need 2 cards po. Okay, Libra. Nakikita ko dito. Malalim ang iniisip mo. Nag-overthink po kayo. Please know that overthinking can steal your happiness and opportunity. So, kailangan nyo makawala dyan. So, stop overthinking. Tapos, okay, kung paulit-ulit na lang po daw yung iniisip nyo na problema, kailangan nyo po daw iyan bigyan ng attention. Bigyan nyo po ng solusyon. Para hindi na kayo mag-overthink. Okay? Time for reflection po ay kailangan po dito. And nakita ko dito, nag-iisip ka ng malalim eh. Pwedeng nagkaroon ng unclear sa inyo, may hindi klaro sa inyo, nagkaroon ng hesitation, doubt. Yes. Okay? Okay. Mag-ingat po kayo kasi may nag-observe sa inyo. Yes, may gusto siyang kunin sa inyo. Kung gusto nyo malaman, malalaman mo ito kasi mataas inyong ano dito, intuition. Malalaman mo kung sino ito. Kasi itong taong ito ay isang maluloko, mahilig magmanipula. Gustong niyang kung ano yung achieve mo, yun din sa kanya. Pero unhealthy competition to eh.
Yes, this is unhealthy competition or rivalry kasi gusto niyang hatakin ka pababa. Siya lang yung mataas, nasa taas. Yun. So, mag-ingat kayo sa kanya. Huwag niyong ibunyag sa kanya lahat yung plano mo sa career and money niyo po. Kung nag-overthink kayo, syempre, ang ilan sa atin dito gustong may kausap, pwedeng mentor, advisor, piliin niyo po yung genuine na tao na willing makinig sa inyo. Okay? Kasi nakita ko talaga dito na malapit ka sa isang taong mahilig mag-manipulate, mahilig yung nag-observe, nag-spy sa inyo. So, mag-ingat kayo sa kanya, Libra. And nakita ko dito, siguro curious ito kasi may nagbago po. May bigla ang pagbabago kasi sa inyong buhay po. This is necessary change. Pwedeng kayo, nabigla rin. Siya rin, nabigla. Nag-observe siya, bakit kaya, ano kayong kinap kay Libra ngayon? Kasi may man nagbago. This is ano, changes. Oo, pwedeng lumabas ka sa comfort zone mo. May anisikaso ka dito sa malaking building na may daladala kayong document. Tapos nakikita ko dito na may sobrang stricto na tao or hindi makausap. And may nakita talaga akong restriction dito. Pwedeng kayo hindi makausap, gusto nyo mapag-isa para magkaroon ng time for reflection. Pinaprocess mo yung nasa isip mo, pinaprocess mo yung nararamdaman mo, ganun. Pero may nakita ko dito mataas na ego ha, na hindi makausap. Pwedeng kayo or concern mo sa isang tao. Okay. Ang message po, wow, ang ganda. Kasi success, choosing the right direction and actively overcoming difficulties, you're on the right track. Yun yung sabi ko sa inyo, na huwag kayong matakot sa challenges, huwag kayong matakot sa obstacles. Yun, kasi part yan eh. Oo, ang kasunod yan is kung ma-overcome nyo yan, oo, mabigyan nyo ng solusyon, magkakaroon niya ng success. Okay, this is overcoming difficulties po. You're on the right track. Itong pagbabagong ito, kung hindi ka naninibago ka, oo, ipinaalam sa inyo ng card nyo na you are on the right track. Huwag kayong ma-disappoint, huwag kayong malungkot, kasi this is changes for the better. Okay, Libra? And this is power. You have the power to take control of your life, career, and finances. Focus on your needs. So, instead mag-focus kayo sa taong mahilig manira, isang maluloko, or instead mag-focus kayo sa mga pagbabago na nangihina ka sa pagbabago, instead mag-focus ka sa what I meant is kung mag kaysa mag-focus ka sa overthinking, na walang solusyon, yung hindi makausap na tao, yung isang taong maluloko, bigyan mo ng power. Focus na lang kayo sa inyong kailangan. Okay? Kasi baka minamanifest mo itong growth and expansion. Growth and expansion first is changes. Magkakaroon talaga ng changes dyan. Kung hiniling mo yung growth and expansion, yes. So, this is changes. Kaya nga, huwag kayong ma-disappoint kasi you're overcoming difficulties. Kailangan lang po i-adapt yung pagbabago. And focus on your needs. Kasi hiniling mo eh. So, meaning to say, may goal ka. May gusto kang i-achieve. So, focus kayo sa gusto nyong ma-achieve kasi binigyan kayo ng bagong pagkakataon. Kailangan lang po ng focus, determination, concentration, and confidence, and taking action with courage. Okay? Spirits guide, ano po yung energy ni Libra ngayong August 12 to 18, 2024? And the clarification of this card po. This is a daily reminder para hindi kayo maguluhan or malito. Panoorin niyo po yung last 4 days gabay tarot reading niyo po.
yung sunod-sunod na date. Like for example, napanood nyo ito ngayong August 12, 2024. Panoorin nyo po yung August 11, 10, 9, and 8. Kung may nakita o narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng attention. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Libra, open na po ang inyong Monthly Kabay Tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading po. So message me for schedule. Maraming maraming salamat po. What is your energy, Libra? Okay. May nakita ko ditong you are moving forward. Okay? This is good. This is, ito yung hanap-hanap ko dito eh. Moving forward. Mula sa overthinking, mula sa pagpapako, mula sa isang taong mahilig magmanipula. You are, embarking on a healing journey. You are moving forward. May ilan sa inyo dito may planong mag-resign para subukan ang ibang career opportunities. Kaya pala may changes dito, which is career change indeed. May parating na pera po. May parating na pera. Okay? May nakita kong parating na pera po dito. Magkakaroon ng financial stability. Yes. Okay? Ang ganda. So this is good kasi naghahanap ka ng solusyon sa problema, which is ang advice ko dito, nag-overthinking kayo, may ganap na separation, may ganap na nabibigatan sa responsibilidad, changes for the better na nanibago ka. Okay, so this is good kasi you are focused sa solution. Okay, kaysa nag-iisip ka lang ng problema, puro pag-iisip ng problema. And now, nakikita ko dito na naghahanap talaga kayo ng solution. You're embarking on a healing journey. Kung nakita ko rin dito na some of you umiwas sa taong toxic. Yes, or sa toxic. Pwede rin, umalis ka sa lugar nyo dyan kasi naging toxic na. Alright? Tapos nakikita ko dito na okay. Yun. Mag-ingat po kayo kasi lumumbas siya dito eh. Itong malulokong ito, di ba? May sabi ko dito na maluloko. Or maluloko or self-centered na tao. Pero don't worry kasi kitang-kita ko dito na umiiwas ka na. Gumagawa ka na ng paraan. Okay? Yun. Spirit's Guide, possible blessings po na ma-receive ni Libra sa career and money nila ngayong August 12 to 18, 2024. And the clarification of this card po. Okay. Nakikita ko dito na this is possible blessings na ma-receive mo. May parating na good news. After nitong disappointment sa isang tao kasi may high expectation kayo sa kanya. Oo, na-disappointed kayo sa kanya. Maaring siya yung nagbigay ng blockage sa inyo. Pero ngayon, you are willing to move forward eh. Nakikita ko dito, your energy kasi is moving forward. Gusto niyo magkaroon ng healing, gusto mo nang umiwas, gusto mo nang lumipat. Ganon. Kasi sobrang toxic yung kasamahan mo o yung place. Pwede din na na hiningan mo ng tulong pero hindi ka tinulungan, baka may dahilan siya. So instead kayo ma-disappoint sa kanya. Move forward. Okay? Baka may dahilan po siya. Biglan lang, bigyan ng pasensya, pag-unawa, ganon. And nakita ko dito, you are moving forward talaga. You are eager
for these new learnings, itong pagbabagong ito. Yes, this is emotional offerings. This is binigyan mo ng aksyon ang inyong matagal na plano. Okay? Actually, after nitong disappointment, kasi gumawa ka na ng aksyon to para makalawala ka na sa toxic traits na ito, sa itong hindi mo na nagugustuhan eh. So, pwedeng umiwas ka. Okay? Yung sabi mo dito, enough na, umiwas na ako kasi gusto ko nang mag-concentrate sa aking career and money. Sa pag-uugali to eh, umiwas ka na, which is very good. Okay? And after nito, sa pag-iiwas ni ito, may parating po na offer sa inyo, which is new opportunity, which is nag-grab kayo. And you are, ano dito, you are very excited. Yes. Okay? Yun. Good news is on the way po. So, claim this good news. Claim this opportunity. Claim this good news. Okay? Okay. Gumagawa ka ng paraan eh. Kasi dumaan ka sa sadness, pagkalito, may hindi klaro sa inyo. Kasi nga may hindi totoo sa inyo or toxic na tao, ganun. Yun. At least, tinutulungan mo yung sarili mo. Tapos, ingatan niyo po daw ang inyong kaperahan. Kasi di ba may sabi ako sa inyo dito na may parating na pera. Ingatan niyo po daw. Kung pwede pa, huwag munang mag-invest. Kung gusto niyo talaga mag-invest, then think, 100 times. Oo, kasi for now ha, huwag muna. Tingnan natin sa daily niyo, tingnan natin sa weekly niyo. Okay? Kasi nakita ko dito may, na nagmamasid sa iyo na may gustong kunin sa inyo. Kung maari po. Pero at the end of the day, kayo naman po yung masusunod eh. Kasi buhay niyo po iyan. Pero yung sabi ng card dito, yung dumating sa inyo na pera na balak niyo i-invest, kung pwede po, wag muna. Okay? Yun. Tapos, pag-isipan niyo po daw ng mabuti na yung opportunity na binigay sa inyo. Okay? Pag-isipan. Tapos, don't worry. Kasi, nakikita ko dito yung sadness. Hindi klaro sa inyo, di ba? Nakikita ko rin dito. Ang sabi po ng card dito, di ba? Sabi, may nangyari. Ang inyong energy is you are moving forward. Gumagawa ka ng solusyon. You are embarking on a healing journey. So, which is good. That is a hope sign. Oo. And sabi po ng card dito, don't worry, Libra. Kasi, itong parating na new direction sa inyong buhay, after nitong onos na ito, may parating po na new direction. Maaring itong sa kaperahan mo o sa buhay karera. Yun nga, ang blessing sa inyo, after nitong unos na nararamdaman nyo, maybe last week, na-stress kayo, kasi may nangyari eh, yung hindi klaro sa inyo, yung hindi totoo sa inyo. Yung blessings is opportunity. I-claim nyo po daw itong opportunity ito. Pero kailangan ng pag-isipan ng mabuti, pagpaplano po. Kasi this is opportunity na kailangan ng pag-isipan po daw. Baka maglaan po kayo ng malaking pera dito. So pag-isipan ng mabuti. So that is a blessing sa. And another blessings is a hope sign. This is a hope sign na naka-move on ka na, gumagawa ka ng paraan. And another blessings is a good news. Oo, it might be isa lang itong good news and opportunity na ito, but claim this good news, okay? And claim this, changes for the better. Kasi that is a blessing. Oo, itong changes for the better. Okay? Tapos, wag po daw kayong mag-focus sa hindi nyo na makontrol. Mag-focus po daw kayo sa na-control nyo. So, this is very good kasi may hope sign and you are moving on from challenges. You are moving on. Na-let go mo na yung mga toxicity. Yes. Okay? So, yun. So, claim the success ha, and power. Na be confident. Success then. You are on the right track. Huwag kayong ma-disappoint sa pagbabago kasi you are on the right track. Ang sabi po dito. Okay? I-claim nyo ang blessings na success, opportunity, good news, hope sign, which is healing, hope and healing. May nakita ko dito. And power.
You are in full control eh. Kayo ang may hawak sa inyong career and finances. You have the power to take control of your life, career, and finances. It might be disappointed ka kasi may nag-oppose or hindi agree sa inyong plano or decision sa buhay. But ang sabi po ng card dito, take full control sa inyong career and finances kasi sa iyo yan. Okay? Kayo naman yung gagawa, hindi siya. Spirits guide, challenges na ma-overcome po ni Libra ngayong August 12 to 18, 2024. Ay, ni 2 cards po. Yun, maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. So this is a repeating message ha, kasi nakita ko dito yung hindi nagkaroon ng disbalance kasi may toxic traits, hindi klaro sa inyo, nagkaroon ng doubt, hesitation. So pagbalanse po ang kailangan po dito. Okay? So ang ending po nito is positivity. Yes. May nakita talaga akong success kasi tinanggap mo yung changes, nagkaroon ng adoption. Kailangan mo lang daanin tong kasi yung challenges is dyan ka magiging stronger, di ba? Dyan tayo makakuha ng learnings. Tapos kung mabibigyan natin ito ng magandang solusyon, magkakaroon ng success niyan. Okay, pagbalanse po dito, pagbalanse sa kaperahan, pagbalanse sa trabaho, pagbalanse sa emotion, which is ginawa mo rin. This is challenges na ma-overcome po ha. So you are guided to find peace, you are divinely guided po. Basta magtiwala po sa inyo sarili, listen to your intuition, and have faith sa universe. Okay, at nakikita ko dito na huwag po daw kayo maniwala sa chismis. Baka isa yan sa dahilan na nagkaroon kayo ng hindi klaro dito. Okay, at least alam nyo na kung ano yung iiwasan nyo, kung ano yung gagawin nyo. Di ba? So, claim these blessings, Libra, ang ganda-ganda. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. See you po tomorrow, Libra.